magsayatayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinaksi ang kasalanan, nalubig ang kamatayan. Sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa pagdiriwang natin ang ikalimang linggo sa panahon ng pagkabuhay, binibigyan tayo ng lakas sa gitna ng ating mga pinagdaraanan, sa gitna ng ating mga pinagkakabalahan, suliranin, krus sa buhay, bigat sa ating balikat, binibigyan tayo ng lakas ng pagkapanalo ng tagumpay ng pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan. Minupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin, sasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus Kristo, tuong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumalik sila sa Attalia. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipo nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtining niya'y mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan, babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi.
Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumabang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon binabago ko ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao. At mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak. At gagawin niya ito agad, mga anak. Kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama." Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Si Jesus ang katotohanan, nagdiwang ng huling hapunan. Si Jesus ang katotohanan, nagdiwang ng huling hapunan. Ngayong ikalimang linggo ng pagkabuhay, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na muling nabuhay, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga deboto, marami mga pinagdaraanan tayo. Tayo po ay nagsusuporta sa isa't isa sa ating mga problema, sulirinin sa buhay. Pinapaalala, binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Tayong nakaranas ng pagkabigo. Tayong mga nagdadalamhati. Tayong tumatangis. Alalahanin natin, kung kasama natin si Kristo sa kanyang pagdala ng mabigat na krus, kasama din tayo sa panahon niya, sa kanyang panalo, sa kanyang pagbubagi, sa kanyang tagumpay ng pagkabuhay. Ang ating ebanghelyo po, huling hapunan. Yan po yung kataga ko, hapunan. Pagnilayan po natin, ebanghelyo ni Juan, unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol, at pangalawang pagbasa, Aklat ng Pahayag. Ang huling hapunan, sa hapunan, huli na. Huli. At kasama niya ang alagad. Sa version, kasi apat ang ebanghelyo, doon sa tatlo, magkakahawig, tinatawag mga ebanghelyong sinoptiko dahil iisa ang mata. Doon ang institusyon ng Eucharistia, itong aking katawan, itong kalis ng aking dugo. Pero kakaibang huling hapunan ni San Juan, paghuhugas ng paa, simbolo ng ginagawa niya ito. Sinabi ni Jesus na hindi ito sa romantiko o sentimental na pahayag. Iniibig ko kayo. Iniibig ko kayo. Kung gaano iniibig ko kayo, mag-ibigan kayo. Yan ang tatak, yan ang marka, yan ang karakteristiko na makikilala, mga tagasunod ni Kristo yan. Ito mga disipulo, mga alagad, sa pagmamahal sa komunidad. Hinintay muna niyang umalis si Judas, sinabi dito. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, masakit yon. Kinraidor ka, ipinagkandalo ka, alam niya yon, masakit yon. Imbis na galit, pagkadismaya ang naramdaman niya, kung ako yon, siguro, sira na yung araw ko sira na yung gabi ko, di po ba? Yun ang iniisip mo. May nag-traidor ka, ako yun. O tayo yun. Nakuha pa ni Jesus na sabihin, iniibig ko kayo. Pagkatapos malaman ng katraidoran, yung di ng pagkatraidor, akin po yun. Akin po yun. Lumilitaw yung emosyon ko. Hindi po yung kay Jesus.
Ito kasi nga huling pagkakataon. At sinabi, hindi na ako tatagal kasama ninyo. Namnamin natin ang huli nating pagsasamahan bilang magkakaibigan. Balikan natin ating mga magagandang pinagsamahan sapagkat ito na yung huli. Baka hindi na tayo magkita. Yan ang si Jesus, mga kapatid. Kaya nga, mabigat sa kalooban. Yan. Nararanasan niyo ba yan? Opo naman, nararanasan natin kasi may mga problema tayo sa buhay. Tinrider ka na, huling sandali na ito, ano pa ba masasabi mo? Kung hindi mga magagandang mga salita, pag-ibig pa, kung kailan ka pinagtaksilan, yung pinakamababang paghiwa sa'yo, kataas-taas ang pag-ibig ang namutawi sa labi mo. At kung paano ko kayo iniibig, mag-ibigan kayo. Yan ang legasiya natin, yan ang maalala, yan ang mapapamana natin. Huwag niyong kalimutan yan. Sa ating unang pagbasa gawa ng mga apostol, si Pablo at si Bernabe, yung mga salaylayan, sa mga kaduluduluan, sa mga kasuluk-sulukan, yung mga hintil, nabot na yung mabuting balita. Hinahanap ko dito yung kataga. Ano sinabi San Pablo sa mga nasa dulo? Yung inabot niya, sabi niya, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Masaya tayo pagkapasok sa kaharian ng Diyos. Pero bagay ito, pakinggan niyo, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian. Malalim na Tagalog yun. Sinasabi natin, may mga hamon ako ngayon. Hamon, yan ang usong salita. Wala ka naman naririnig na parang ako lang yung nagtutula dito. Yung kapighatian. Pero alam natin yun. Mga, the challenges, it is a challenge. Ayaw aminin na problema eh. It is a challenge. Kasi gamitin natin ang terminolohiya ng kasalukuyang panahon. Hamon, pero magdaranas tayo ng maraming binabasa ko, inanap ko kanina, kapighatian. Dumako na po tayo sa, buti hindi naman ito yung dulo. Yung dulo nga, pagpasok natin sa karya ng Diyos. Bigyan tayo ng lakas sa pahayag. Ito po yung huling libro ng Biblia, yung Apokalipsis, yung Revelasyon, pahayag. Dulo. Sinabi dito, makakapiling nila ng palagian ng Diyos. Kuhan muna natin, tumigil tayo. Makakapiling natin ng palagian ng Diyos ng pagmamahal. At ano sabi dito? Papahiran niya ang kanilang mga luha. Ang Diyos ng pagmamahal. Kukunin ang kanyang panyo. Papahiran ng luha ng bawat isa. Alam niya yung kwento. Sinabi dito, wala nang kamatayan. Wala nang, kanina, malalim na Tagalog, pighati. Wala nang isa pang malalim na Tagalog, dalamhati. Ayan, tuloy-tuloy ako. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit. Alam niyo ba yan? Alam natin yan eh. Malalim yung pighati, dalamhati. Pero alam niyo, papahiran niya. Panyo, huwag ka nang umiyak. Tahan ka na. Nasa tahanan ka na. Nagbibigay ng lakas na loob
ang Panginoon sa atin. Patuloy po natin ipagdasal ang ating bansa. 9 ng Mayo tayo pong lahat ay bumoto. Natapos na po ang eleksyon. Tungkuling Kristiyano, marami kayong narinig, marami na nagsulat, pinapaalala, hindi lang ito pang eleksyon. Tungkuling Kristiyano, na ipagdasal ang bansa at ang mga pinuno ito. Manggaling pa tayo sa iba't iba mga kampo o grupo, Kristiyano tayo, sinabi ni Jesus, marka natin mga deboto at ang tungkulin natin, alam natin yan, pero nagkaroon ng kaunting pagdidiin pagkatapos ng halalan. Ipagdasal po natin ang ating republika, ang ating demokrasya, ang ating bansa, at ang mga leader at pinuno nito. Ayun, nagkampana na. Tula na tayo. Hapunan. Naku. Nakalagay pa, low power mode. Baka mawalan pa ito. Basahin ko na. Sala ay iwanan. Iwas sa kasalanan. Iwas kasalanan. Ulitin ko po. Kasi may metro ito eh. Sala ay iwanan. Iwas kasalanan. Birtud sa lipunan. Ugali ay tingnan. Langit ay tahanan na walang hangganan. Nahalamanan. Gandang kapakanan. Kristo'y kayamanan. Sa sinapupunan. Siya'y katotohanan. Siya'y ating daanan. Tinik sa ulunan. Pako sa paanan. Ganoon nooanan, ang misa'y hapunan. Salamat muli. Hapunan. Espelengin ng hapunan. H-A-P-U-N-A-N. Hapunan. H. Hapag kasama si Kristo. Pakiulit po. A. Alak at tinapay sa misa. P. Pagsasalo ni Jesus. U. Umibig sa isa't isa. N. Nagbigay ng bagong utos. A. Alay ng katawan at dugo. N. Huling letra po, nagdiwang kasama ang mga apostol. Nagdiwang kasama ang mga apostol. Sa tulong sa mga dasal ng mahal na Birig Maria, buwan ng ni Maria ngayong Mayo at ni San Jose, nawa po, punasan ang ating mga luha, iyak at pagtangs at maging ngiti at saya ito ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli,
ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, itulot mong malapit kaming lagi sa iyong mapagmahal na puso upang maging tapat kaming saksi ng iyong pag-ibig na siyang pagkakakilala na namin bilang mga anak mo. Taus-puso tayong dumalangin. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang mga namumuno sa aming simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan mo, Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng gera, pagkakabahagi at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig nawa ni Jesus ang pumukaw sa bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig din nawa sila makasumpong ng lakas bilang mag-asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig mo, O Diyos, sa mundo. Mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga binata't dalaga at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin mo nawa ang mga kapatid naming yumao na umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panibaguhin mo ang aming puso at kalooban upang matularan naming lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay nagaharing kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay,
kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkalo mo ngang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan ang katapatan niya sa pananagutan na siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Mangaunlo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sanap sana sa kaitaasan, sanap sana sa kaitaasan, inalala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sanap sana sa kaitaasan, sanap sana sa kaitaasan, sanap sana sa kaitaasan, sanap sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Isidro Labrador, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na maingayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Awang Alleluia, kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan, kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating, kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panuy na katiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin, Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Magdiwang Alleluia, kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan, kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating, kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panoy na katiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan
patungo sa pagbabagong nagdudulot ng kabutihan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangal sa binyag na ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati